Ayun. Ito mga kababayan, ha, yung ibablog natin ngayong araw na to. Eh medyo, although alam natin, no, yung mga ibang fan ni Direk Daryl Yap is, syempre, alam nyo na gusto lang magpadala ng pagkain or whatever, pero nakakabahala po kasi yung mga ganito eh. Ano po, hindi naman lahat, hindi naman lahat. Kaya lang, talagang minsan hindi natin alam yung mga nagpapadala sa atin. Lalong-lalo na pagkain eh galing sa kalaban, ano? Alam niyo naman po, madaming mga galit dito kay Daryl Yap dahil po doon sa paggawa niya ng movie, dahil po doon sa pagpapalabas niya ng mga katotohanan na palabas, Made in Malacanang, Martyr or Murderer. Ito, nag-post po siya. Pero ako, unang naramdaman ko po dito is pagkabahala, mga kababayan. Okay? Basahin po muna natin. Daryl Yap, mag-iisang buwan na akong nakakatanggap ng mga misteryosong grab food. As in. Ayan po. So, meron nga pong mga tao na nagpapadala sa kanya ng mga iba't ibang pagkain na galing sa Grab. Iniiwan sa lobby desk at nakapangalan sa akin, no? Medyo una, sabi ko, okay ah. At least libreng pagkain araw-araw, ano po? Dahil doon sa mga fan. Yun po yung unang mga pumasok sa akin. Sumunod po agad, no? Eh yung pagkabahala. Kasi po, siyempre, unang-una, hindi naman lahat yan galing sa fan. Meron, pwede, at hindi malayong mangyari. Na yung iba is galing sa kampo ng kalaban, dahil sa galit nila, hindi natin masabi kung gusto siyang lasunin, mga kababayan. Ano po, lalong-lalo na iiwanan lang doon sa Labides, nakapangalan sa kanya, o Daryl Yap. Etong si Direk naman eh mukhang hindi naman patay gutom kagaya nung iba, no, na oh, merong libreng pagkain, sige, kain Jollibee. Hindi naman po ganoon. 'Di ba? Syempre, matalino yung tao, kailangan alamin yung seguridad niya na posible na merong mga pagkain na ipinadala galing sa kalaban para siya ay mategi. Tuloy. Mamahalin pa ang mga pagkain. At bet ko, tingin ko dito is Chinese food, ano ba, mga Korean food, or galing doon sa mga Michelin star or Michelin na restaurant. Di po ba? Kaya lang, kahit na gaano o kamahal, lalong-lalo na hindi mo alam kung kanino nang galing or wala man lang nagpa-abiso, direct, eto, galing sa akin to, no? Dadating sa'yo, pinadalang kita. Appreciation ko to dahil nilaliwanag mo yung isipan ng taong bayan sa paggawa ng mga istorya, no? Sa paggawa ng mga movie na hindi alam ng taong bayan dati. Oh. Mamahalin pa ang mga iba, mga pagkain. Kaso hindi ko basta-basta kinakain. Kunyari ako nagpadala, no? Direk, eto, nandito ako sa Pilipinas ngayon eh. Meron akong papadala sa iyo, ah. Grilled balut. Siguro kung kumakain si Direk Daryl Yap ng balut, eh, alam niya na galing sa akin, at kahit papaano naman, siguro. May tiwala si Direk Daryl Yap sa atin, at ramdam niya naman na na-appreciate ko lang yung mga pagtulong niya sa bayan, eh kakainin niya yung galing sa akin. Pero, kung galing sa iba, tapos walang nakapangalan, aba, delicate po yan, mga kababayan. Huwag din kayong magtatampo. Kailangan maintindihan nyo po. So sabi niya dito, kailangan ko munang makilala at malaman kung malinis ba siya bago ko kainin. Isa din po yun. Kasi pwedeng padalan ka nga. No? Tapos, dinura-duraan yung pagkain. Walang yaka. Ito, puro ka gawa ng movie, ha? Natatalo tuloy yung mga kandidato namin, ha? Ito, duduraan ko pagkain. Pwede din po yun, mga kababayan. At kahit na nakilala, pwede din sabihin na, ako, baka mamaya panggap lang, di ba? Magpapanggap nga ako ng isang buwan kay Daryl.
Na kunyari, edikit ako sa kanya. O. Tapos, may lason pala yung pagkain. O, hindi din po talaga pwedeng kainin. Kahit na, yung kailangan tiwalang tiwala eh. Di ba? Kailangan buong-buo yung tiwala. No? So, kidding aside, nakakairita ang mga pag-grab food na di nagsasabi kanino galing. Sayang po kasi talaga mga kababayan eh. No? Kung magpapadala lang kayo ng ganun-ganun, tapos hindi alam ni Direk Darilap kung kanino galing, kung pagkakatiwalaan ba yung taong nagpadala, nakakapanghinayang. Lalong-lalo na madaming nagugutom sa kalsada. Hindi niya naman po pwedeng ibigay basta-basta doon sa mga nagugutom sa kalsada dahil po, syempre nga, di ba, baka mamaya may lason kung ano mang inilagay doon sa pagkain. So, nakapandamay pa siya ang matetegi. No? Kaya kung sakali, kunyari talagang appreciate nyo si Direk Darilap, pangalanan nyo, sabihin nyo kung saan talaga mismo galing yung pagkain, ano po, at mag-message kayo kay Direk. Direk, okay lang ba sa iyo? Magpapadala ako sa iyo ng pagkain kasi talagang humahanga ako sa iyo at na-appreciate ko yung mga ginagawa mo sa ating bansa. Kasi yung paggawa ng movie ni Direk Darilap, hindi naman basta-basta movie eh. Kagaya nga po niyan, di ba? Talagang galit na galit yung kabilang kampo sa kadahilanan po na nakaka-apekto ito sa mga kandidatura ng kanilang mga politiko. So, tanongin nyo muna, Direk, okay lang ba magpadala ako ng pagkain? Kahit close, siguro po kung ako, hindi niya close na close o talagang dead ma siya sa akin. Magkakilala lang, di ba? Eh, pag nagpadala ako, tapos hindi muna ako nagpaalam, baka ma-dead ma din yung pagkain na pinadala ko. Ganun. Eh, controversial yan eh, si Direk Darilap, di ba? O, madaming talagang galit na galit. 15 million ang galit dyan. Eh, tatanungin nyo pa ba ako kung saan galing ang ebidensya ko kung bakit 15 million ang galit sa kanya? Eh, common sense na lang po yun, di ba? So, muli po, huwag basta-basta magpadala ng pagkain. Kung kayo'y humahanga at kakilala naman kayo, i-message nyo. Direk, papadala ako. Ha? Grilled balut. Eh, kanto-kanto ang grilled balut yata ngayon dyan sa Pilipinas. Ako po, hindi ako masyadong kumakain ng balut dahil... Dahil doon sa sisiw eh. Ay, kumakain ako ng balot pero kalahati lang. Yung pula, tapos yung sabaw, pero yung sisiw hindi. Minsan pinagtatsagaan ko pati yung ano, yung bato. Pero matigas naman po ang ating tuhod kahit na hindi tayo kumakain ng sisiw doon sa balot, mga kababayan.